Welcome to Hyper Geek. I'm your host, Kuya Bols nga pala, syempre. At yan, wag na nating patagalin, no? Kung napansin nyo, hindi ako nagpalit ng damit mula dun sa ating pilot episode natin na episode 0. Gusto ko na agad pag-usapan natin to. Ito yung pinakaunang episode natin, which is John Wick Chapter 4. Yan, so huwag kayong mag-alala mga tol, yung spoiler alert ko mamaya-maya na. Pero ang maikling kwento nito, ang tagal ko ng fan ni Keanu Reeves. Pero for some reason, habang iniisip ko kung ano yung mga napanood kong movie niya, never pa akong nakapanood sa sinihan ha, ng movie ni Keanu Reeves. Kasi yung Spongebob, sa bahay ko lang naman din yung pinanood. Yung Matrix, yung mga naunang John Wick and so on and so forth. No? So this time, gusto kong suportahan tong actor na to, no? Itong napakalupit na actor na si Keanu Reeves. So, kung hindi nyo pa napapanood yung John Wick Chapter 4 at may bala kayong panoorin, I highly suggest na reserve this podcast episode muna. Huwag nyo munang pakinggan kasi this is probably a episode na marami tayong babanggitin na spoiler kasi ibubuhos ko talaga dito lahat. Lahat ng nararamdaman ko. Napanood ko siya kahapon, mga tol, kasama ko yung nobya ko. At iba talaga yung pakiramdam ko. It's a almost 3 hours episode, no? So parang endgame. If I'm not mistaken, parang 2 hours and 40 minutes siya. So ganun kahaba yung movie na to. Kaya marami akong gustong sabihin. And without further ado, tara, simulan na natin. John Wick Chapter 4. Okay. Takina, anong thoughts nyo dito sa movie na to, no? Para sa mga nakapanood na. Nga pala, kung hindi nyo pa napapanood or... Hindi, sorry, nasabi ko na pala yun. Kung may bala kayong panoorin at naghahanap kayo ng rason para manood nung John Wick Chapter 4, pwede kayong makinig na to. Okay? Para ma-hype ko kayo kahit papano. Kaya nga hyper geek eh. Yun. So simulan na natin. Nung una, maraming dialogue scene. Diba? Nakita natin yung isang napakalupit na character na ginanapan ni Lance Reddick. So rest in peace sa'yo, idol. Doon talaga eh, una agad sila eh, yung scene ni Lance Reddick tsaka ni Ian Mckellen. So, goosebumps talaga. It was about setting up kung ano yung mangyayari doon sa John Wick Chapter 4. Itatawid ko na dito sa... Sobrang solid na to. Guys, konteksto ha. Ako yung tipo ng tao na hindi nanonood ng trailer, hindi nanonood ng mga behind the scene, lalo na kapag gusto ko talagang panoorin yung isang franchise or yung isang movie. Bakit? Para sa akin... Trailers are official spoilers. So, marami talaga doon na malalaman mo na pwede mo sanang ikagulat dito sa movie na to or doon sa isang particular franchise na yan. Most of the time, nanonood lang ako ng trailer kapag hindi pa totally sold out sa akin yung isang content or isang produkto na tatangkiligin ko. No? Halimbawa, ano ba to? Ano ba tong All of Us Are Dead? Ano ba tong... Mga ibang bagay na pinapanood natin na hindi alam or hindi pa ganun kasikat siguro yung gaganap. Yan. Pero pag Avengers, Marvel, DC, matik na sa akin yan eh. So, ito yung thought doon mga tal. Kasi nagulat ako nung lumabas dito si IP Man. Pare, kilala niyo si IP Man? Si Donnie Yen. Ito yung walang yang umuupo ng walang upuan. Yung kumakarate ng ganun. So, isa to sa mga, alam ko ah, hindi ko pa napanood yung IP Man, pero aware ako na magaling din to when it comes to stunt, when it comes to action movies, si Donnie Yen, mga tol. Isa to sa mga kinagulat ko, at bulag pa siya dito ah, sa movie na to. So, kumbaga, John Wick versus Donnie Yen, sino na lang kulang dito? Sino na lang kulang dito? Si Jet Li, siguro, di ba? Doon pa lang, I don't know kung pinalabas siya sa trailer, siguro i-check ko mamaya. Pero doon palang gulat na gulat ako na, tangina, this movie is about to get interesting. Kasi merong isa na namang inintroduce na bagong character. So, fast forward, nung iniintroduce sila, no, it's all about babayaga, it's all about excommunicado. Yung mga ganong klaseng bagay, talagang mapapansin mo na ano eh. They are setting up for a war. They are setting up for a great battlefield. Kung ano yung mangyayari. Kasi pataas ng pataas yung bounty ni John Wick dito. Yun naman talaga yung ano eh. Yun talaga yung purpose nung movie, di ba? Na tutugisin nila si John Wick. Kasi nga, ang dami ng ginawa eh, di ba? Pinatay niya yung elder. And among the previous titles, no, yung tatlong nauna, talagang nakita mo na palulong ng palulong, pababa ng pababa yung ginagawa ni John Wick. So, nahihirapan siyang umangat. Here comes the first scene na gusto kong i-highlight sa inyo, mga tol. Hindi ko alam kung napansin nyo,
Pero dun sa Osaka scene, kung nasan yung isa pang nagulat ako na nandun, na isa sa mga idol ko talaga, andun si Hiroyuki Sanada, pare. Kung familiar kayo dito, siya yung gumanap na Scorpion sa Mortal Kombat. Siya yung pinaka-perfectong kamukha ni Jin Sakai sa Ghost of Tsushima. Itong napakalupit na tao na to, nandito siya sa movie na to at ginanap yung first choreography or first battle scene sa Osaka kung nasan sila. Alam niyo mga tol kung ano yung nakita ko dun sa scene na yon, sa movie na yon. Arasaka Battlefield sa Cyberpunk. Dun sa hotel, sa Konpeki Plaza. Hindi ko alam kung napansin niyo pero yung music dun sa laban nila habang lumalaban si John Wick, habang bumabanat siya ng mga tao, naririnig ko yung kakaunti o kakapiranggot na pyesa ng Cyberpunk theme song eh, o yung theme song ni V. Johnny Silverhand shit, tol. Doon ako sobrang kinilabutan, doon ako sobrang, shit. And ano to? Simpleng Easter egg ba to? Hindi ko alam ha, kasi as I've checked last time, no, or before, kanina pagising ko, walang nabanggit na homage to Cyberpunk 2077 by Keanu Reeves, also by Johnny Silverhand. Kasi mga tol, yung Cyberpunk 2077, it's a game kung saan nandun din si John Wick. Na talagang, John Wick tuloy. Keanu Reeves, pare. Andun din si Keanu Reeves by the name of Johnny Silverhand. Sobrang badass niya rin doon. At yung kalaban doon ay yung mga Arasaka. Ano rin yon, mga Japanese Yakuza. So, nakita mo yung, in a way, nag-portrait dito si Takemura, si Hiroyuki Sanada. Parang pinortrait niya si Takemura. Kalaban yun doon sa ano eh, sa Cyberpunk 2077. Kung hindi ko alam kung nag-geek out lang ako o ini-imagine ko lang to, pero nakita ko talaga yung ano, yung similarity ng Konpeki Plaza dun sa Osaka scene. Tapos si Hiroyuki Sanada pa yung gumanap. Sobrang ina. Solid, pare. Umayo amo. O Shindero. Yan ang best part para sa akin dun sa... Ina, sobrang na-hype ako. Yan ang best part dun sa movie para sa akin na talaga namang when it comes to choreography. Guys, we all know that Keanu Reeves mostly do his own stunts alone. Diba? Inaaral niya yan. Yung choreography, yung sayaw, yung bakbakan, yung banatan, yung sapakan. Umabot pa ako sa punto doon sa sinihan na nagbibil lang ako ng balang ikakasa niya. May part na accurate eh. 12 yung bala ng pistol, kasa, bato, tapon, kuha ulit ng bago, reload. May ganun part. So that small attention to detail, sobrang na-appreciate ko yun. Doon pa lang yun ah. Sa Osaka talaga. Osaka Hotel or Arasaka Tower, pare. Doon na lang. Konpeki Plaza. I cannot... Hindi ko... mag-i-English pa ako. Pero hindi ko siya maihiwalay doon sa Cyberpunk talaga. Sobrang kinikilig ako nung time na yun. Hindi ko alam kung nagets din ng ibang mga kasama ko. Pero lahat kasi tahimik eh. Bago pa sila maglaban ni IP Man. Guys, si IP Man dito bulag. Okay? Dito in-establish yung daredevil shit niya. Na kahit wala siyang makita... Yung hearing niya, yun yung panlaban niya eh. Naglagay pa siya ng mga sensor or doorbell sa mga gilid-gilid. Pwede mong lagyan ng suspension of disbelief na tangina bulag to, tapos ay paglaban sa mga may baril na sa tatalo. Pero, you can appreciate the choreography all by itself eh. Talagang kailangan mo lang ng suspension of disbelief. Tsaka, alam niyo na to guys, merong plot armor yan. Merong plot armor yan, lalo kapag bida and supporting role talaga. So, yun yung isa sa mga paborito ko na ano, na scene, yung Arasaka Tower o yung Osaka scene na yun. Move forward tayo dun sa ibang mga nangyari, no? Kasi aside dun sa Osaka scene, ito pa yung isa sa mga malupit. Yung car chase sa Paris. Kung maalala niyo mga tol, inangat yung bounty ni John Wick kasi may kasunduan sila ni hindi ko kalala yung actor. Sabihin natin si Harry Styles. Yung kamukha ni Harry Styles, yung kontrabida. Pag-usapan nga natin yun ng konti. No? Itangent lang natin. Kamusta yung kontrabida para sa inyo? Kasi sa akin, ang bland niya. Parang yung iba yung nakakainis na magaling na kontrabida sa nakakainis lang talaga. Parang wala kasi siya buhay na kontrabida. Parang nag-root pa ako
kay Mr. Nobody. Nag-cheer pa ako kay Mr. Nobody, kay IP Man, siya kay Ian Mckellen, rather than this guy. Hindi ko alam kung sa acting lang ba niya yun. Sa akin lang to guys ha, in my opinion, hindi, parang hindi siya nag-work sa akin. Kasi may mga villain, may mga kontrabida na talagang maiinis kasi talagang nagagawa nilang magaling yung pagiging kontrabida nila. Pinaka magandang halimbawa na nasa isip ko is si Thanos at si King Joffrey ng Game of Thrones. Yung maiinis ka pero same time, alam mong naiinis kasi effective silang kontrabida. So, hindi ko yung naramdaman dito kay Harry Styles. Ano pa pangalan? Yung pangalan ni Harry Styles na parang siya yung gumagawa ng mga desisyon dun sa ano, sa movie. Let me just do a Google check lang agad, no? John Wick casting. Hindi ko siya naramdaman eh. Effective siya si Bill Skarsgård, no? Kung sino man siya. Pero, given, sige, nandun naman siya. Dun sa part na inangat yung bounty niya kasi nagkasundo sila no ni Harry Styles look alike na let's settle this the old way. Let's settle this the old fashioned way. By a duel. By a duel. Yung bunutan ng barrel. Ganon. Except, ang ninominate niya dun sa duel ay si IP Man. Or si Donnie Yen. No? Ano ba pangalan ni Donnie Yen sa ano? Sa John Wick 4? Ayun, si Kane. So, syempre, ang maglalaban sa dulo si Keanu Reeves tsaka si Donnie Yen. So, spoiler alert. Pero, bago mangyari yon, inangat yung bounty kasi ni John Wick. Up to 20 million, 15 million, 14 million, 20 million. So, halos lahat ng mercenary, halos lahat ng marunong pumatay, tinutuligsa siya dun sa car chase scene. Pare, major plot armor talaga yun, no? I admit, nararamdaman ko. Pero, you cannot deny the fact na napakaganda ng choreography doon ni Keanu Reeves na ang lawak ng battlefield. Paris, tol. Tapos, ang daming coaching dumadaan, may mga bumababa, gusto siyang patayin, saksakin. Isang nitpick ko lang, pagbigyan niyo ako mga tol, isang nitpick ko lang, bakit walang gumamit ng sniper? Si Mr. Nobody lang yung lumulong range na bumabaril, pero hindi niya binabaril si John Wick kasi ang objective ni Mr. Nobody is pataasin yung bounty ni John Wick bago niya patayin or bago niya kunin yung bounty. So, ang galing, no? Ang galing nung... May tamang term sila doon. I just forgot the name ko. Ano yung tawag nila kay Mr. Nobody. Pero sobrang ganda, no? Na in a way, habang hindi pa tamang oras or mataas yung bounty ni John Wick para sa kanya, hindi niya muna tutulig sa end. Kasi magaling siyang pumatay. Magaling din siyang bumaril. Yun yung naging punto doon. At yung Paris scene na yun, tangina, sobrang solid doon. Meron siyang isang binabanatan doon na hindi mamatay-matay na may plot armor din. Ito si... Basta yung isa sa mga henchmen ni Harry Styles, ano, look alike. Hindi niya mapatay-patay doon sa scene na yun. And ito na, itatawid ko na doon sa second part of John Wick Chapter 4 na talagang sobrang nagustuhan ko. The scene before the church scene. The church scene. Hirap na, church scene. Yung nandun na sila sa isang safe house, tapos yung camera, mga tol, nasa taas na. Yung camera, nagpapaning siya sa taas. In sobrang ganda nung ginawa nilang version na yon. In a way, naging tank control si John Wick. Naging game si John Wick na parang kinokontrol mo siya habang tinutugis niya lahat ng mga NPC na kalaban niya. May boga pa nga doon eh. Parang flamethrower na shotgun na pag binaril niya, talagang pumuputok. Pumuputok. Sobrang solid nung scene na yon, guys. So, doon pa lang, worth watching na yung John Wick Chapter 4. Hindi ko alam kung paano nila ginawa yon, pero i-drawing ko sa mga... Let me draw this to your imagination. Nasa taas yung camera, okay? And then may mga kwarto. Each room, may binabanatan si John Wick. So, para siyang Metal Gear Solid 1. Tapos nakikita mo si Solid Snake, bumabaril, habang yung mga kalaban niya, tinutugis siya. Ang daming kalaban doon. 15, 20 plus? Sobrang sarap sa mata nung part na yun, guys. Sobrang lupit. Doon pa lang, parang masasabi mo na, tangina, salamat. Salamat, nanood ako. Kasi, iba yung collective experience yun talaga doon sa sinihan. Lahat na mapa, whoa, bang! Lahat,
sobrang amazed dun sa ano na yan, sa scene na yon. No, hindi ko alam kung paano nila ginawa yon, and it's my first time, if I'm not mistaken, it's my first time watching an action movie na ginawa yon. Hindi ko alam kung may pinagayahan, may rendition, may homage siya sa ibang movie, pero sobrang ganda nung scene na yon. Solid, solid, the best. Dito na tayo sa ano, papunta na tayo sa last part. Medyo patapos na tayo, mga tol. Yung scene dun sa hagdan. 2 minutes, 3 minutes na lang. Mag-aalas sa isna, no? Mabavoid na yung kasunduan ni John Wick dun sa, ano, sa kay Harry Styles. No? Kasi, yung kapalit nung duel na yun, pag nanalo siya, eh yung freedom niya. No? So, hindi na siya magiging excommunicado. And yung kapalit naman nun kay IP Man, maliligtas si IP Man, tsaka yung, ano niya, yung daughter niya, si, ano, si Kane. No? Major suspension of disbelief talaga yung sinipa siya, tapos puta halos nag-restart siya dun sa hagdan. Knowing John Wick, kaya niya kumapit dun sa hagdan eh, no? Yung, wala lang, napansin ko lang. Nitpick lang naman mga tol, pero at this point in time, parang wala na akong masyadong pakialam. Hindi ko na kinikriticize yung movie kasi dun pa lang sa safe house scene or dun sa camera panning upward scene, sold na ako eh. Dun pa lang sulit na ako eh. Kaya yung ditong part na to, natatawa na lang ako. Although, talagang mayroong plot armor talaga. Isipin mo na lang ha, ang haba nung hagdan, may range of fire yung mga nasa taas na gangster or mercenary na kalaban ni John Wick. Pwede siyang barilin, sniper, any means necessary. Pero hindi yun nangyari. Talagang inisa-isa pa rin siya ni John Wick or ni Keanu Reeves. And same din doon kay IP Man. Isipin nyo guys, bulag. Bulag nakikipaglaban sa hagdan. Tangina, di ba? Suspension of disbelief na lang eh. Pero at this point in time sa movie, sold na ako. Sold na ako. Hindi na ako nag-nitpick, hindi na ako nakasimang. Tinatawanan ko na lang din. Pero magigets yun guys sa part na parang nakakatawa na lang kasi alam mo namang magwawagi sila eh. Sorry, hindi pala. Pwedeng may part sa akin na hindi sila magwagi, mag-fail, pero alam mong kaya nilang makaakyat. So, yun. At the end of that stair scene, nakaakyat pa rin sila. Nakabangon pa rin sila dun sa scene, no? And dun sa dulo na. Dama ko eh, ang galing. Ang galing ng pagkakasulat. Yung pagkakasabi ko dun sa duelo nila, di ba, malapitan, ang laki nung bale. Parang magnum rifle na ata yun ng shorty, pero ang haba nung bala ng shotgun, so hindi ko alam kung may mapubuhay sa kanilang dalawa. Nung kinuha na ni Harry Styles look-alike yung baril ni ano, ni IP Man. Gago ka! Hindi pa bumabaril si John Wick, pare! Gumaganon ako dun sa kasama ko manood. Hindi pa Ayun! Yan nga yung nangyari. Palakpakan kami halos lahat sa sinihan, mga tola. Parang, tangina. Lalo na nung binanggit nung facilitator o yung parang duke doon na John Wick or Jonathan, you do, your obligation at the table is done. You are a free man. Non-verbatim na to, mga tola. Pero, you have acquired your freedom. Nung sinabi yun, parang, palakpakan kami lahat. And sabi din nung mahal na duke doon kay Kane, and also you and your daughter are safe. Kasi namatay nga si Harry Styles na baril ni John Wick. May binanggit na iconic scene doon si ano eh, si may binanggit na iconic line doon si John Wick, nakalimutan ko lang, but it's all about consequences of your actions. So, yun yung ang ganda na part, no, na look at that sunrise, John Wick. Hindi ko alam kung double meaning yun na sinasabi ni Ian Mcshane na ang ganda nung sunrise, panibagong simula tayo ulit. And yun guys yung ending na. Okay? Spoiler alert naman to eh, no? Pinakita sa scene na parang namatay si John Wick. May puntod na parang sabi ni Ian Mcshane, ni Winston, na I would never thought I'd see the day na mamamatay si John Wick. Kasi nga, babayaga para hindi siya namatay. Meron pa tayong nalaktawa na scene about dun kay Kingpin, yung talagang malaking lalaki na asthmatic pero palag-palag. Puta, parang ginagaya niya si Bob sa Tekken na ano, nung naglalaban sila ng CQC, no, yung close quarter combat ni John Wick. Sobrang solid din ng scene na 'yon, guys. Yung poker scene and yung scene na bago sila magbarilan,
yung nag-uusap sila nila, Mr. Nobody tsaka ni Ivy Man. Anyway, balik tayo sa ending. Yung part na namatay si John Wick, personally ako hindi ako naniniwala. Most probably, hindi ko sure ha, opinion ko lang to, no? Based lang sa perception ko dun sa movie, hindi yun totoo, or most probably gumawa siya ng, it's like a Christian Bale. Anong tawag doon? Christian Bale, Bruce Wayne version na namatay kuno si Bruce Wayne pero hindi talaga. Makikita mo siya sa isang coffee shop. And andun din si ano, si sorry guys, mahina ako sa pangalan. Yung kasama niya rin, yung tropa niya, yung gumawa ng vest niya, yung kasama niya sa The Matrix, si Lawrence Fishburne, si Bowery King. Yan. Na parang hindi sila makapaniwala. So hindi ko alam kung may chapter 5 ng John Wick. Hindi ko alam kung may next movie pa si John Wick, no? Pero most probably, ito yung huling kwento ko, mga tol. Sorry ha. Being a Marvel fan, parang sobrang natatangahan ako sa sarili ko. Sobrang ambonax ko. Kasi umalis ako nang hindi pa tapos yung post-credits. At may post-credit scene. Tangina! Pare, hindi. Sobrang nagwala ako sa labas ng sinihan kasi binuksan na eh. Hindi gusto ko si sinihan, no. Binuksan na nung cinema yung lights na ano, yung dim lights, yung orange. 'Di ba pag ganun madalas wala nang next scene eh. At sa ibang sinihan na pinanonooran ko, hindi yung binubuksan pag Marvel agad. Lalo kapag mayroon pa sa dulo. May instance siguro na meron kapag hindi Marvel or hindi, wala talaga eh. Binuksan nila eh. So parang ang naging catch up ko, wala nang post-credit scene at patay na si John Wick. So most probably, wala na. Wala na kasunod. Guys, meron. Meron. So, I hope na nagstay kayo until the end of the post-credit scene kasi pinakita doon yung daughter ni ni Jin Sakai. Yung daughter ni Shimazu. Yung daughter ni Hiroyuki Sanada. Kasi nga, gusto niyang maghigante kasi yung pumatay kay Shimazu, yung kamukha ni Jin Sakai, yung kamukha ni Takemura, yung Japanese sa may-ari ng hotel, yung daughter niya, naghihiganti yun kay IP Man. Kasi si IP Man yung pumatay kay yan, kay Hiroyuki Sanada. So, yun yung isa sa mga scene na, hindi ko alam kung magkakaroon pa ng kasunod na scene yun kasi nabuhay si IP Man, guys. Nabuhay siya. At sabi kasi ni sabi nung anak ni IP Man, teka lang guys ha, para hindi magulo yung kwento. Si Akira. Sabi ni Akira kay John Wick, it's your fault why my father is dead. And it's your obligation to finish him. This is my revenge or this is our revenge. So parang gano'n, non-verbatim mga tol, pero ipaghiganti mo yung tatay ko na tinulungan ka. Patayin mo to si ano, si Kane. Yung pumatay sa tatay ko. Medyo may pride din kasi si Shimazu, no? Siguro, pride sa samurai? Na, sabi na ni Kane, live, nung time na yan. I don't need to kill you, you're an old friend. Pero, sumugod pa rin si Shimazu, eh. Sumugod pa rin si Jin Sakai, and, tinuluyan na siya ni Kane. Kaya, yun lang yung nakakalungkot, kasi, again, it's all about pride, no? Parang, reference din yun sa Ghost of Tsushima, pero that's for another topic. Yun lang yung post-credit scene at yun yung na-miss out ko. Pinanood ko na lang siya sa TikTok. Ang dami kasi sa TikTok talaga na ano, na nagi-spoil din. At sayang lang. I hope you do guys has been able to watch yung post-credit scene. Grabe. So overall, solid movie. I'm really happy na sinuportahan ko yung John Wick Chapter 4. Nakasuporta ako kay John Wick, kay Keanu Reeves, no, in particular kasi hindi ko alam kung magkakaroon pa ng Chapter 5, no? And nagustuhan ko talaga yung mga naunang John Wick. It's not the best John Wick for me. Siguro iba pa rin kasi yung 1. Pero based on cinema experience, hindi ko masabing hindi maganda itong John Wick Chapter 4. So overall, it was a total experience, total package for me. Parang gusto ko uling simulan yung mga previous John Wick, no? Gusto ko siyang uling panoorin para ma-refresh ako dun sa mga nangyari.
And talagang literal na geek out ako ngayon. Gusto ko na rin panoorin yung IP Man kay Donnie Yen. Na-hype ako. And the fact na naramdaman ko yun made me realize na talagang worth it yung movie, no? And yun lang, guys, sa inyo, curious ako, no? Ano yung naramdaman nyo dun sa movie? And if pinakinggan nyo ba tong podcast na to, is it enough for you, nainggan nyo ba kita to watch the movie? And kasi I highly suggest you watch the movie sa ano no, sa sinihan. Most probably, lalabas naman to sa mga paborito nating platform. Not sure lang if Netflix or Disney Plus or HBO, di ko alam. Pero most probably, lalabas to. Pero iba kasi talaga kapag sa sinihan ka nanonood eh. Whether you like it or not, nandun yung full attention mo na hindi ka magse-cellphone, hindi ka mag-text, hindi ka padaanan ng tao sa harap mo kung nasa bahay ka man. Not unless meron kang home theater room. No? Sana all moment yon. Pero kung wala, and fan ka ni John Wick, fan ka ni Keanu Reeves, I highly suggest you watch John Wick Chapter 4. Whew, yun lang guys. I-wrap up na natin, no? That's the first, very first episode of the Hyper Geek Podcast. Marami pang pwedeng mangyari dito sa, ano natin, sa platform natin. Pero ginawa ko na siya agad. Ang importante dito is yung audio platform. Yung audio, maayos. Everything else will follow. And basta nagawa ko to kasi ito yung nasa puso ko ngayon at gusto ko to i-share to sa inyo bago pa to maglaho at magwala, mawala. And again, guys, konting, anong tawag dito? Platform, nawala to, sa huli pa nawala eh, no? Advertisement, no? Or plugins. Plugins tuloy, parang naging Adobe, no? Pero anyway, if you guys do want to have more of type of this plot, nawawala talaga ako guys. Ulit, if you guys do like this episode, no, please let me know your feedback, your thought, your suggestion. If meron pa kayong gustong ma-improve dito sa Hyper Geek Podcast channel natin, please let me know. Meron tayong Facebook page, yung main channel talaga ni Kuya Bols. Meron din tayong TikTok, Twitch, and YouTube channel kung saan tayo nagsimula. Kuya Bols lang, hanapin nyo lang, no? And for me, nag-enjoy ako personally dito sa episode na to. Gumising lang ako, konting ayos ng overlay sa OBS, then palag na. Mas una ko tong nirecord kesa sa pilot episode. Next ko dito yung pilot episode, pero kasi ayokong mawala yung pakiramdam ko dito sa John Wick Chapter 4, kaya nirecord ko na talaga. So again, mga tol, maraming salamat, and this has been a really enjoying episode, no? And I hope you do guys enjoy this episode. Out na muna si Kuya Bols. Thanks for listening to Hyper Geek. Until the next episode. Bye.